Magandang araw po. Narito na po magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Huwebes, August 29, 2024. Sa kasalukuyan na tayo sa pag-asa, patuloy pa rin ang pag-iral nitong southwest monsoon o hanging habagat at patuloy rin nakakaapekto sa may Central Luzon, Southern Luzon at Visayas. Kaya naman asahan yung paminsan-minsan na mga pag-ulan habang mga localized thunderstorms naman ang aasahan sa lalalabing bahagi ng ating bansa. Magandang balita naman dahil ayon sa pag-asa ay walang binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob o malapit sa Philippine Area of Responsibility na maring makaapekto sa ating bansa. Para naman sa ating long range forecast at ipinapakita ng forecast model na ating ginagamit, wala pa rin namang namamataan na bagyo na tatawid sa ating kalupaan hanggang sa susunod na tatlong araw. Posible rin na storm free tayo hanggang matapos ang buwan ng Agosto. Dahil pa rin sa epekto nitong southwest monsoon, asahan ngayong araw ng Huwebes sa Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at Palawan ang paminsan-minsan na mga pag-ulan. Posible ang mga pagbaha o pag-uho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na pag-ulan. Habang sa Metro Manila, Western Visayas, Negros Island Region, Calabarzon, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Bulacan at nalalabing bahagi ng Mimaropa ay asahan naman yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at thunderstorms. Dulot pa rin yan ang southwest monsoon. Posible rin ang mga pagbaha o pag-uho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na pag-ulan. Habang sa Bicol Region at nalalabing bahagi ng Central Luzon at Visayas, ay asahan naman yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan o thunderstorms. Dulot pa rin yan ang southwest monsoon. Posible rin ang mga pagbaha o pag-uho ng lupa during severe thunderstorms. At sa nalalabing bahagi ng ating bansa ay asahan rin yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan o thunderstorms. Dulot naman yan ng mga localized thunderstorms. Posible rin ang mga pagbaha o pag-uho ng lupa during severe thunderstorms. Madalas na bobo ang mga thunderstorms na ito tuwing hapon o gabi na nagtatagal ng isa hanggang dalawang oras. Kaya naman mag-iingat sa posibleng mga pagbaha o pag-uho ng lupa during severe thunderstorms. Para naman sa lagay ng mga dagat baybayin, ayon sa pag-asa ay wala tayong nakataas na gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Kaya naman malayang makakapamalaot yung mga kababayan nating mga isda at yung may mga maliliit na sasakyang bandagat dahil inaasahan yung banayad hanggang sa katamtamaan ng mga pag-alon. Ngunit iba yung pag-iingat pa rin, lalo na kung meron tayong offshore thunderstorms activity, asahan pa rin yung tsansa ng malalakas na hangin at kaakibat nito ang bahagyang pagtaas ng mga alon. So yun lamang po para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Huwebes. Keep safe everyone!